arestuhin si pastor. Eh siya pumunta ako at arestuhin niya. Alam nyo, eto ha, hindi ako nananakot kay Riza. Hindi rin ako nagbababala. Kilala nyo ba si Babala? Asawa ni Babalu. Senado Reyes, Babalu. Kilala nyo ba si Senado Reyes? Anyway, bukod sa biro, hindi po ako nagbababala. Alam nyo yung pagpapa-cute niya dyan sa Senado, baka magkaroon ng tinatawag na law of unintended consequences, ha? Baka hindi niya makontrol ang mangyayari. Sabagat, ang palagot niya, aarestuhin daw si Pastor. Tayo pa, papayag na mangbuhay na si Pastor. Magamitin niya naman yan, kaya isip paminsan-minsan sana. Paminsan-minsan lang. Kasi baka limitado eh. Paubos agad. Kaya tipirin niya. Ato, pagpalagay niya natin, hindi ko sinasabi niya na mangyayari ha. Wala naman nakakakita ng kinabukasan. Hindi naman po ako propeta. Okay, pina-aresto niya si Pastor. Pupunta yung mga polis. Hindi naman tayo papayag. Ano mangyayari? E kung magkasakit na dyan, o wag naman sana, may masawian ng buhay. Either police o sa hanay natin. O, mayroong dugo ang kamay ni Rizzo Ontiveros. Agyan ang mangyari! May dugo ang mga kamay! Bago siya, nandun siya sa aircon niyang tanggapan sa Senado. Habang tayo at mga pulis, wala naman tayong away sa pulis. Tayo ang malalagay sa kahapahamakan. Kung gusto niyang arestuhin si Pastor, eh siya pumunta ako at arestuhin niya. Tayong matitinag. Huwag tayong atras. Laban kami! Laban kami! Laban kami! Laban kami! Napaka
Napaka-makabuluhan na dito tayo sa Liwasang Bonifacio. At naririyan ang lilak ni God Andres Bonifacio na katulad natin, hindi natinag sa harap ng napakating pwersa ng kolonyalismo. Hindi siya takot. Nakipaglaban siya. Kulang sa armas. Kulang sa bala. Kulang sa training. Ang tanging kanyang puhunan ay tapat. Marami pa pong magsasalita, mga kapatid. Isa lamang palata, mga kasama, ang iiwanan ko sa inyo upang makita nyo kung bakit hindi tayo dapat matakot. Sabi sa awit 28:7, ang Panginoon ang aking kalasan. Ang pangako ni Propetang Isayas sa bayan ng Diyos, pakinggan po natin, mga kapatid, namnamin natin ang bawat salita. Sabi ni Propetang Isayas sa Isayas 41 ang talata ay 10. Natin pong pakinggan. Huwag kang matakot. Sumasatakoy, sumasayo. Ito po ang Panginoong Diyos na nagsasalita sa bayan niya. Mga katunggali, hindi po ako nagsabi nito kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isayas. Narito, silang lahat na nanggagalit sa inyo ay mapapahiya at makalito.
pinagpihin nyo mas sila masusuntungan sa mga tuwing bagay sila'y nangakikipaglaban sa iyo. Silang makikipaglaban sa iyo ay papalaw! Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos. Ang hahawak sa inyong kanang kamay. Na magsasabi sa inyo. Huwag ka Malakpakan natin muli si Antonio Topacio, isang sigaw ang kanagumpayan.